ating Panginoon. Patuloy nating pakinggan ang kanya pong mga mensahe na siya pong magbibigay sa atin ng kalakasan at kasiglahan ng ating pong buhay habang tayo ay naglalakbay sa sanlibutan ito. Ang aking pong ibahagi sa inyo ngayong oras na ito, ito po ay may kinalaman sa pag-asa na ating pong hinihintay habang tayo ay namumuhay sa sanlibutan ito na puno ng mga pasakit at karamdaman. At bibigyan po natin ng kasiglahan ang pag-asang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin upang ang ating pong patuloy na kasiglahang paghihintay ng ating Panginoong Hesus ay ating pong mararanasan. Narito po ang aklat na tinatawag po na Hope Beyond Tomorrow. Aking pong ipakilala po sa inyo at ako rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng sponsor po ng aklat na ito. Hope Beyond Tomorrow, Pag-asa Daig ang Bukas. Na kung saan mga kaibigan at mga kapatid, narito po tayo sa ibabaw ng sanlibutan ito na ang sanlibutan ay wala na pong kasiguraduhan. Pagkos ito ay puno na ng mga karamdaman o mga pasakit, problema at mga suliranin sa buhay. Kaya ang aklat na ito, ito pong Pag-asa Daig ang Bukas ay nais po naming ibahagi sa inyo upang kayo'y mabigyan din ng kunting sigla habang po kayo ay naririto o tayo ay naririto sa sanlibutan ito. Ayon po sa Roma 15:4, ang sabi po doon sa banal na kasulatan, isinulat ang mga bagay na ito ng una upang kayo'y mabigyan po ng taos na pag-asa. Ibig sabihin ng salitang taos or puno ng pag-asa o kaya tayo ay magkaroon po ng punong-puno ng katiyagaan o katiyagaan o kagalakan o kapayapaan sa ating buhay kung tayo'y makaranas po ng mga pagsubok sa sanlibutan ito. Alam na po natin mga kaibigan, dumanas po ang ating pong sanlibutan ng pandemya na ito po ay halos maraming mga kababayan natin na nagkaroon po ng sakit sa isipan dahil sa pagkatakot sa problemang ito. At kung inyo pong sasaliksikin mga minamahal kong mga kaibigan, marami po tayong mga kababayan ngayon na may mga karamdaman sa isipan dahilan po sa pagkaranas ng ganitong pandemya. Marami po ang nagkaroon ng sakit ng anxiety, depression at iba pang mga problema sa tahanan o sa mga sarili. Bakit? Dahil po sa takot na naranasan natin sa sanlibutang ito. Kaya ang aming pong paglilingkod sa bawat isa ay upang maibsan ang lahat pong mga naranasang problema, suliranin na ito'y hindi nakikitaan ng marami ang solusyon o kaya'y hindi nila matatagpuan ang solusyon. Kaya narito, amin pong ibahagi sa inyo ang isa pang aklat na pinamagatang Pag-asa ang Daig ang Bukas. Ito po ay libre mga kaibigan dahil ito'y aming taus-pusong paglilingkod din po sa inyo. Ngayon mga kaibigan, dadako po tayo sa isang pag-asang inaasahan po natin habang tayo ay narito sa sanlibutan ito na naghihintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, walang iba ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang pinakasolusyon sa problemang ating dinanas o dinadanasin pa sa sanlibutan ito? Ayon po sa banal na kasulatan mga minamahal kong mga kaibigan, bago po pumaroon ang ating Panginoong Hesus sa langit na bumalik doon sa Ama na nagsugo sa Kanya, ang Kanya pong sabi sa Kanya pong mga alagad, ang sanlibutan na ito ay makakaranas po ng kapighatian hanggang sa pagpakitang muli ng anak ng tao. Ang anak ng tao na Kanya pong binabanggit mga minamahal kong mga kaibigan, ay ang ating pong tagapagligtas na ating pong Panginoong Hesukristo. So ang sabi po niya doon, ang inyo pong maging karanasan sa sanlibutang ito, kapighatian. Ano pong ibig sabihin ng kapighatian? Ang salitang kapighatian, mga kaibigan at mga kapatid ko, malalim na kahirapan na dadanasin ng mga tao. Hindi lamang ito sa mga problema sa tahanan, problema sa mag-asawa, problema sa pamilya. Ito po ay
makakaranas o maranasan din ng mga tao ang mga karamdaman, iba't ibang uri ng karamdaman. At ito ang magbibigay sa tao ng kapighatian sa buhay. Kaya ang ating pong naranasan ngayon sa sandibutang ito, ang siyang katuparan ng mga sinasabi ng banal na Diyos na siya pong ating pong pinaglilingkuran. Na ang sabi po doon, ang magbibigay lamang ng tanging pag-asa ng tao sa sandibutang ito ay ang muling pagparito ng ating tagapagligtas, walang iba, ang ating pong Panginoong Hesus. Ang sabi po doon, sa 1 Tesalonica, ng sulat ni Apostol Pablo, sa 4:16 hanggang 17, ang sabi po niya, darating ang Panginoon na may isang tunog ng pakakap na kasama ang lalaksang-laksang mga anghel at ang lahat ng may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sila ay bibigyan niya ng buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, marami po tayong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na sila'y nawala dahil sa karamdaman ng virus na COVID. At ang karamihan sa atin, nagkaroon po ng malungkot na karanasan dahil dito. Pero ito po ang natitiyak na pag-asang binigay ng Diyos sa atin. Bagamat man sila'y mamatay, mayroon po silang buhay na ibibigay ng Diyos. Pagbabalik niya, mga kaibigan at mga patid. Ang sanlibutang ito, hindi na po siya makakaranas pa ng kabutihan dahil ito po ang pangako ng Diyos na ganyang papalitan ang sanlibutang ito. Ang sanlibutan na wala na pong problema, wala na pong mga pasakit o kamatayan man. Ngayon, ano pa ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na nakaranas ng mga kalungkutan, kapighatian, karamdaman sa ating pong mga pamilya at sa ating mga sarili? Ang sabi po ng sulat ni Apostol Juan sa mga sulat niya sa Apokalipsis 21:4-5, ang lahat ng nakaranas ng pag-iyak, kahirapan, mga pagluha ay kanya pong pupunasan ng kanya pong pag-ibig upang ito'y makalimutan ang mga pasakit na kanilang naranasan sa sanlibutang ito. So sa madaling sabi, mga kaibigan at mga kapatid, ang pag-asa natin ay ang pagbabalik o ang pagpanitong muli ng ating pong tagapagligtas na ating pong Panginoon. Siya po ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng problema na ating naranasan. Mga kaibigan, marami pa tayong kakaharaping mga problema sa libutan ito. Ating pong ituon ang ating pong pag-asa sa ating pong tagapagligtas na ating pong Panginoong Hesus na siya pong magbibigay ng solusyon nito. Ang ating pong gagawin ay pasakop lamang po tayo sa ating pong Panginoon at tayo po ay magkakaroon ng pangakong ito na tayo ay kanya pong babaguhin. Ilan sa atin may mga problema sa ating pangatawan? Ilan sa atin may mga problema sa kalusugan? Ilan sa atin may mga karamdaman? Ang madalas na ramdaman ng mga tao ngayon ay karamdamang diabetes, karamdamang hypertension, high blood, stroke at iba pang uri ng karamdaman, mga kapatid. At patuloy itong nagiging problema sa sanlibutan sa mga tao, naranasan ang iba't ibang uri ng pasakit sa buhay. Kung tayo po ay pupunta sa mga hospital ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, maging public man or private na hospital, punong-puno na po ng mga pasyente. Bakit po? Dahilan po sa mga karamdamang naranasan ng tao. Isa po yan sa mga pasakit na nagbibigay o nagdudulot ng kalungkutan sa buhay natin, mga kaibigan. Pero ano po ba ang pag-asa na ating aasahan yan, mga kaibigan? Ang sabi po ni Propeta Isaiah, mga kaibigan, sa darating ng panahon, ang ating Diyos ay magbibigay po ng tugon sa lahat ng problemang iyon. Ang sabi po niya, pagdating ng ating Panginoon, ang lahat ng may karamdaman ay magsasabing wala na po silang nararamdaman. Yan po ay ating makikita sa Isaiah 35:4 at saka Isaiah 24:6-5, mga kaibigan at mga kapatid. At patuloy pang pag-asa ang ating asahan, walang iba kundi ang pagpasakop muli natin sa
ating tagapagligtas na ating Panginoong Hesus. Yan po ang ating pong inaasahan na tayo'y makaranas ng kaginhawaan sa buhay na ito, mga kaibigan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga